WIC, programang sasakulin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa TWIC, programang pwede kang mag-unsak. Pinapwedaw, pwede ka rin maskaran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa TWIC. Magandang Martes na umaga po sa DWIC 88. Ito po ang inyong programang Karambola sa DWIC. Kasama po ninyo ang inyong mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Banal at si Atty. Trixie Cruz Angeles. Wala muna. Sa Biyernes na po siya darating. May natitismis kasi dyan. Oo, may natitismis dito kay Trixie maliban sa kanyang fashion. Maliban sa best dress. Best dressed. May natitismis, parang nagtatrabaho na eh. Parang gano'n. Pero kailangan magplano. Magplano lahat. Meron silang kailangan ng mga turnover. Ganon. Yun ang workout. Hindi mo overturn. Hindi, iba yung overturn. Yun ang balak eh, Marco. Yan ang balak ng mga iba dyan. Kaya, ngayon po ay 24 ng 24, May 24. Uy! At 24, umpisa po ngayon ng canvas para sa President and Vice President ng joint session ng Congress sa ngayon. Yan po sa Batasan Hills. Yan po Simula na. Reception ng mga certificates of canvas galing sa mga probinsya. Madali lang. Dapat madali lang. At bukas daw, officially, proklamado na si Ferdinand Marcos Jr. The son. Bagong presidente. The son. At the son of the late dictator. At si Sara Duterte Carpio. The daughter of the present dictator. Wala na. Grabe itong mga New York Times, Washington Post, lahat sila. Wala nang inisip kundi. Bukas yan, official na. Oo, 25. Kung sakasakaling magkakakunting mga diskusyon pa, aabutin lang yan ng 26, Thursday. Hindi na po papaabutin ng Biyernes. Pagkaintindi natin sapagkat maliwanag naman, napakaliwanag eh. Oho. 16 million ang lamang. Meron pa bang problema diyan? Parehong 16 yung ang kay Inday Sara, Vice lamang. President, mas malaki pa. Si Inday Sara kasi yung naghati yung boto nung Tito Soto at saka Pangilinan. Diba? Kaya yung pangampo mga lawas sa kanya, malayo. Oo, kasi 16 eh. 16 din yun eh, yung Kiko at saka Tito. 16. Yung maraming naghati sila. Kaya napakalaki ng laban ni Inday Sara. Yes. Yun po. Yan po ang sitwasyon. Pero gustong mag-comment, bigyan muna natin sila ng number. Jonathan. Yeah, importante po ito. Mapapanood at mapapakinggan po na kami dito sa ating website www.dwic882am.com at ipag-download din po yung aming app, DWIC app sa iOS at Android. DWIC882. Kahit anong cellphone, ibig sabihin magtatrabaho yung app namin. App namin. May app po, DWIC. At live din po kami dito sa DWIC882 Facebook page. At saka mayroon po kaming hotline kung gusto po ninyong mag-comment at lahat magbigay ng suggestions. 8470-1750 hanggang 504. At saka ang text line po namin. 0999-376-6768. Okay. Nababasa ko pa. Ibig sabihin, di ko muna kailangan magsalamin. Okay pa. Okay pa. Nagulat nga ako. Kala ko bago laser ka. Nawala ka salamin. Tinitira ko magbasa. Yung aming figure. Pero ang pinaka-importante po ngayon, umpisa na ng trabaho susunod na administrasyon. Yung transition team. Kahapon, meron ng nahirang na bagong
Economic Planning Secretary. Yes. Siya po ang magiging pinuno ng DEDA. Mm. Walang iba kundi si Arsenio Balisakan. Nagbabalik. Pagbabalik. Pagbabalik. Pagbabalik ni Balisakan. Yan. Yan. Ano ho yan? NEDA. Yang siya rin ang NEDA nung panahon ni Pinoy. Pinoy. At pagkatapos ni rush nila yung PCC. PCC, Philippine Competition Commission. Last minute ho, siya ang nilagay na chairman. Na pinuno niyan. At doon sa PCC naman, nakita naman natin ang kanyang sterling record na walang nagawa. Parang ano ah, na untainted by good work. Meron naman. Balik neda ho. Binanatan niya si JJ Atencio eh. Ayun, yung subdivision. Subdivision. Bakit daw isang cable company lang ang may... pwede mag-service dyan sa subdivision na yan. May pinagmulta. Mm. Ito pong PCC, Philippine Competition Commission, ito po yung ahensya na dapat nagpapatupad ng tinatawag natin antitrust, anti-monopoly. Ayan, walang kutsabahan. Activity, walang kutsabahan. Ang mga business, nako, cartel. Cartel, yan. Mga ganyan. Yung duopoly. Oh, yan. Ayan, mga yan. Ho. Yung mga, yung mga practices na ganun. Well, for a while, nakipagbakbaka siya sa Globe. Mm, for a while. For noong a while. Kasing binibili ng Globe, yung bandwidth ng San Miguel, yung Liberty. Yes, yes. At may mga hinihingi daw sila na kondisyones. For a while, nakipagbakbakan siya daw. Wala rin. Mm. Wala rin nangyari dyan. Ang binabantayan ho talaga yung economic team. Na yan. Isa yan, NEDA. Mm-hmm. Okay, kasama dyan, NEDA, Department of Budget, Department of Finance, Department of Trade and Industry. Ah, yung NEDA nga. Sinabi ko na ba yung NEDA? NEDA, oo. Oh. Budget, Finance, DTI, NEDA, Department of Agriculture. Na dapat kasama rin sa socio-economic. Kasi ang under Procopio, yan ang ginawa niya. Oo. Siya rin ang Department of Energy at saka Department of Transport. Yan ang economic team. Yung pito na yan, kumbaga, pinamahala ng Presidente Duterte ng ating Procopio. Kay Procopio. Yan. Mabanggit mo lang ba? Pero dito kay Marcos, ganun, the same setup kaya. Palagay ko hindi kasi hands-on economic. Siya mismo daw. Paliwanag mo lang parang Conrad kung bakit. Kasi ito nag-text sila Lane. Ano daw? Sino ba itong Procopio? Hindi, papaliwanag ka ni parang Conrad. Si Procopio. Si Secretary Sunny Dominguez. Ang tawag Procopio. Bakit? Dahil noong bago, ito yung kwento niya. Cory. Naging Agriculture Secretary siya. Pinalitan niya si Mitra. Ramon Mitra. Si Ramon Mitra, yung speaker, unang Agriculture Secretary ng Cory. Ang pumalit si Sunny Dominguez. Okay? Na sugo ng big business. Oo. Eh, yung mga reporter, hindi nila matandaan yung first name. Carlos eh. Hindi nila kakilala Gano. So, hindi nila matandaan ano yung first name. Carlos Dominguez su siya. Oo. Pero ang tawag sa kanya, Sunny. Sunny, oo. So, may isang sumigaw, si Jojo Robles, sa Malangit na wa. Oo. Ano na nga ba pangalan nung ano? Nung incoming agriculture secretary. May nagsabi daw, Procopio! Yan. Ang nagsabi noon. So, the next day, lahat ng pangalan niya sa radio, sa dyaryo, lahat, reports. Secretary Procopio Dominguez. Yan o. Mula noong Procopio na tawag sa kanya. Dito sa Carambola, naging Procopio. Kakilala ho namin kung sino yung sumigaw na Procopio. Kilala namin. Loko-loko talaga yun. You know yung background nun? Well, anyway, ang tinitignan ngayon ho kasi, mukhang yung Department of Agriculture, kumbaga, tutok si BBM. BBM, right? Tama. Yun ang kanya isa sa mga sinabi na napaka-importante. Mukhang lalabas dito, hands-on siya sa economic policies. Mm.
Which is, hindi ho yan, kumbaga, eh, malayong malayo doon sa ginawa na style ni President Duterte. Na binabayaan niya si Procox. Oo, inayat si kaso niya kasi yung drugs, crime, foreign policy. Peace and order and security si Peace Presidente. And order, security ho, at talagang inatupag niya. Doon sa economic, more or less, pinabayaan niya doon sa kanyang team. Mm. At ang sinabi niya noong simula, except the build, tinutukan niya din yun. Oo. Oh, kayo nang bahala. Doon sa iba ho, okay kayo. Okay kayo. Okay. Basta meron lang siya approval lang. Ngayon, dito sa BBM, ang nakikita po sa business community, mukhang hands-on. Hands-on talaga siya sa economy. Oo. Oh, lalong-lalo na dyan sa food security. And productivity. Agricultural productivity. Kailangan humihingi nga siya ng stimulus package. Ang importante daw ho sa kanya magkaroon ng stimulus package para manumbalik yung sigla ng economy. Ang problema niya ngayon, saan kukuha? Pera. Saan kukuha ng pang-stimulus? Oh, kaya sa press briefing niya kahapon, parin Jonat, yun ang sinasabi niya. Napaka-importante ng budget next year. 2023. Kaya pinaparipaso niya eh. More or less tapos na yan. Oh, pero sabi niya, hindi, tingnan natin. There's something wrong with the way we do our budget. Eh. Kasi fiscal, tapos yung yearly. Oo nga eh. Ang budget, ang fiscal ho ang government, ibig sabihin, start of the middle of the year. Until the middle of next year. Oo. Ganyan mag-budget. Mag-budget pala, ang gobyerno pala natin, papasok ang budget. Ang administration, middle of the year. Yeah. Yung budget, nangangalahati na. Oo, oh, tapos na. Yearly ho kasi yung... Reckoning po natin na period ng yearly. Budget. Oh. So, nangangalahati, and 90% disbursed na nga raw yung budget actually, for this year. Actually, yun ang problema. Wala na siyang pera for the next 6 months. Anong gagawin niya ngayon? Eh, kung may gusto siyang talagang doon susulong dapat. Meron ba special law na pwedeng gawin? Wala. Hindi. Ang kailangan magkaroon ka na special budget. Special. Kumbaga, additional. Mm. Complementary. Ano ba tawag nila dyan? Ang may tawag dyan eh. Sa, technically. Na, budget specifically for... for a specific program. Mm-hmm. Kung, ang tawag doon po, supplemental. Supplemental budget. Oh, kasi meron na. Tapos na po ngayon, 3 point something trillion yung budget natin for 2022. Ang karamihan po niyan ay either obligated na o na-disburse. Ayan! Yan ang problema. Yan ang problema niyan. Oh. So, ang kailangan gawin ngayon para matugunan yung nais na mangyari ng incoming administration si President Marcos ay magkaroon ng supplemental budget. Supplemental. I'm sure sasabihin niya yan sa State of the Nation, yung first zona niya, na mangangailangan siya tapos ng additional funds. Tapos for next year, ayusin niya. Iriripaso. Ang sabi daw lang naman ito, reports. Yan umiikot ngayon. Ho ngayon. Pinabalik niya yung 2023 budget para pag-aralan ulit. Aha. Which means he will have to submit that particular budget. Usually, by October. Baka earlier dapat, pero baka ito October na siya. By October pa kasi. Repasoin. Okay naman yung kaya naman eh. Oo. Kasi hawak nila yung Kongreso eh. Hindi daw. Hindi. Out of supermajority. Doon sa House of Representatives, out of 310, 300 lang eh. Ay, naku, May sampung struggling. Strugglers. May sampung strugglers. May bagong development din sa Senate. Si Chis Escudero pala is in contention. Oh. Pero, di ba, parang junior senator siya. Bago hindi, incoming siya. Balik siya. Hindi siya junior. Ah, hindi siya bago. Senior yan. Ah, nag-re-election. Nag-re-election siya. Pwede. So in contention siya. In contention. So sino naman ang kagrupo niya ngayon? Siya daw, si Biggs at si Villar nag-uusap. Silang tatlo. Kung kanisino mga makukuha nila. Apa, 21 yan eh. Makawalo ka, di... Yeah, 24. Ay, 21. Hindi. Ay, dahil tatlo sila. Oh, tama, 21. Makawalo ka doon. Maka-onsi ka. Medyo majority ka na. Medyo maganda-ganda na dating mo. Onse, majority na 'yon.
Sa ngayon ata, ang... Ang balita. Ingay-ingay. Mm. Mick Zubiri ang... Front runner. Ha? Kaya nagsalita na nga si Angara, retained sa finance. Si Sunny Angara. Sinabi na ni Migs. Ah, sinabi na, retained sa finance. Mukhang nakuha niyo si Sunny. Ah. Okay? Baka yun ang kanilang compromise o horse trading. So, mga magandang bantayan din niya Senado. Hindi, itong Senado ang pinaka-contentious ngayon. Itong papasok kasi na Senado. Kasi supermajority din yan. Pero yung nasa loob ng majority, kanya-kanya. May sinusulong yan. Okay. May kanya-kanya sila. Ngayon, tinanggap din daw ni Boying Remulla ang justice. Congressman Jesus Crispin. Boying Remulla. Kasama po namin si Congressman Remulla dito sa... Noong nagsimula ito. Karambola. Oo. Yan. 15 years ago ata yun. Panahon ni GMA yun, tatanda. Panahon ni ano... Originally po kasama ako doon, pero hindi ako mahilig sa radyo noon. Noon, at that time. Tsaka ang dami namin, 10 ata. At that time, ang dami. Ang dami ng salit-salit, Okay. By the way, parang Conrad, ang isa pa palang nakasama natin noon na ano nga? Alex Magno. Si Alex at saka si Telma. Oh, si Telma. Oh, Telma Dumpit. Natanda mo yun. Andi dito lang. Si Telma. Kinover ko yan kasi sila Sunny Escudero. Kasama yan, original. Si Teddy Boy. Noong siya e presekretary ni Cory, kinover ko din yan. At ano pa, niyaya pa ako niya maging editor ng Free Press eh. Kasi kanila yun. Pagkabalik niya. Pagkabalik nila. Kanila yung Free Press eh. Hindi ko type yung mga essay noon. Yun lang ang magazine type na talaga essay. No? Iba. Pilimong tuta yung mga ganon. Napoleon Rama. Talagang opinion. Tandaan natin. Pero may straight news din sila. But storified. Storified. In story form. Yung kanina. Yung news. Straight news. Ngayon, anyway. Boying justice, payag na. Accepted. Wala, ang economic team pa lang, ang iisa pa lang. Justice. Tapos labor, si Benny. Benny, payag na rin. Si Toots Ople. Sa Department sa of Migrant Workers. Payag na rin po. Of course. DepEd, meron na. DepEd, meron. Si DILG. Meron. Executive Secretary, Vic. Meron Vic na. Rodriguez. PCO, madalas to. Wala pa yun. Ikaw tumatawa ka eh. Wala pa po yun. Kumain ka muna. Ikaw naman eh. Kumain ka lang dyan eh. Ang dami yung chinichismis mo kami. Nagmamarites ka sa amin eh. Wag. Nagmamarites. Ayos na yan eh. Ano lang. Paano yung seat ni Boying sa House? It will be handled in the meantime by one of the congressmen. Alam mo bang walong distrito ng Cavite? But it's the most populous province today. Kasi marami hong naging residential na yan. Diyan yung Cavite. Write-off na yan as an agriculture. Wala na yan. Yung irrigation system na dyan. Kaya may gamalina na ho, dapat ang planning natin eh. Kasama lahat yan, pati Bulacan, Rizal. Bulacan, Cavite, Rizal. Laguna. To a certain extent, Laguna. Laguna. Yan. Kaya Mega Manila, baka nga parts of Quezon Province. Malapit na yun. Ha? Kasi yung dating concept ni Imelda na Silangan. Yung sa Silangan? Marikina Infanta. Yan na. Pag nadaan ka ngayon doon, napakalapad. Sineryoso ng Duterte administration. At saka talagang papunta ka doon, talagang kailangan doon dahil yung eastern part ng Luzon, talagang undeveloped yan. Diyan ho nang gagaling ang isda ngayon ng Metro Manila sa Quezon. Sa Quezon, marami doon. Kaya kung gumanda yan, magkaroon ng... Yung Parex, yung Pasig Expressway. Yan. Malaking bagay yun. Yung mga isda lang sa Laguna, di ba? Di andali makarating dito. Di ba? Ngayon, another may congressman na uupo. Meron. Parang caretaker. Caretaker. Pwedeng i-designate. Or mag-i-election ulit. Pwede rin. Special election. Yan, didesisyonan yan ng House. Sigurado na si Martin Romualdez.
May sampu eh. May sampu? Na 300 lang pumirma out of 310? Balato niya na lang. Ano mo magagawa eh? Eh, yun yung mga kahit anong gawin mo, hindi talaga. Hindi na piper, hindi piper kay speaker yon, speaker Romualdez, hindi piper mo yan. Ngayon, nagsalita din ng business. Gusto ata nila, parang maraming suggestion tungkol sa economic team. Kasi yan ho ang suspend. Mukhang talaga matindi ang vetting. Talaga? Mamaya pa rin, Conrad, meron akong sasabihin sa iyo. Huwag na muna natin sasabihin. Kasi meron mga... Not for public consumption. May mga ikot na maganda rin yon. Yung ikot na yon. Okay. Kasi yung kaibigan natin, na dating budget secretary, di ba central bank governor ngayon? Benjo. Ang balita. Balita lang balita naman. Balita lang. Balita. Ito, balita lang po ito. Ha? Marites to. Marites ito. Parang gusto siyang i-ano muna. Hiramin. From central bank. Magre-resign siya as central bank. Oh, tapos at magpipinan secretary. Ano na? Baka. Hindi baka. Hindi kalabaw 'yan. Hindi ko ano ho ito. Baka pa lang. Baka pa lang po ito. Hindi pa ho kalabaw. Naku, napakahusay nung tao na 'yon. 'Yan. At saka 'yan, alam na niya. Nakitaan ko 'yan, pare. Pati lifestyle niya. 'Yan ang nagturo 'yan sa UP. Okay, naging budget ni Erap. Hindi, Yusik muna ni Cory sa budget. Oo. Sila po ang nag-ayos niyan ng budget. Kaya alam niya yung galing ka sa, alam niya yung galing ka sa pang, ano, paggagastos, budget, at saka yung mga, saan ka kukuha ng revenues. Balansyado. Tax. Sila ang gumawa ng tax reform ni Cory. Okay. Yan. Ito, ano naman ho, baka. Baka. Oo, hindi baka pa ho ito, hindi pa. Hindi kalabaw. Oo. Meron daw ganon na workout sa ngayon. Pag yan nangyari, magaling din yon. Eh, ikaw daw, presidential assistant ka daw. SAP ka daw. SAP. Ikaw daw ang magiging bonggo ni ano. Hindi bonggong. Hindi po. Ano lang ho kami? Kami po eh media talaga kami. Kami po ay ano lang kami, mga tigamasid. At kami po ay dito lang muna kami. Sandali. At marami ho kaming imamarites dito. Kayo naman si Ben Jokno daw ang Jokno na matino. Bakit? Meron man Jokno hindi matino. Kayo naman. Huwag naman ganun. Hindi. Baka. Baka pa lang yan baka. Eh. Wag. Baka ma ano yan. Kasi, yung mga binanggit noon na finance secretary, puro spekulasyon daw yun. Yun ang sabi ni Marcos mismo. Well, hindi raw sa kanila nanggaling yun. Sa iba't ibang grupo yun. Kung sino-sino lang daw yun. Ngayon, nagsasalita yung business. Ang hinahanap daw nila sana, walang political attachments yun sa finance. Ayun sa economic team. So galing sa ano yan? From another planet yan. Hindi, baka mga, ibig nila sabihin nun, technocrats. Kasi pag walang political, ibig sabihin hindi yan taga-Pilipinas. Hindi taga-Pilipinas siya. Kasi lahat ng tao sa Pilipinas, may political one way or the other. Ang nakikita-kita daw nila, mukhang formidable economic team ang... Kasi... Lahat, grabe ang vetting eh. In the first place, para maintindihan ho ng ating mga kababayan, ang economic team will directly be headed by the president himself. Yeah. Siya na mismo magsasabi dyan. Itong mga economic team, they will be executing his economic... Very active siya dyan. Kasi ho, active siya dyan. There's a crisis worldwide. Yes. Dahil nga oil crisis and food crisis. Mm. Brought about by the pandemic and the war in Ukraine. Matagal ho bago tayo makalabas dyan. Eh yun na lang sa pandemic, di ba parang Conrad? Yung supply chain break eh. Broken yung supply chain kagad. Yan. Di ba? Sa pandemic pa lang. Pagkatapos may problema tayo sa ating finances. Yes. Naringgan ko si Ben Jokno nagsalita sa isang business forum. Sabi niya, maigi, hindi pa nag-i-election nun. Maigi sana, decisive ang victory. Sinabi niya yun. Sinabi niya yun. Wala pa po election. Para makapag... Dahil daw, kailangan natin ng hard programs.
kung decisive yung victory, madadala. Tatanggapin ng taong bayan. Madadala. Kailangan ng mga sakripisyo and hard programs. Ganun po ang salita niya. So pinagdadasal niya daw sana decisive victory. Para, hindi pwedeng iilalangan lamang. Hindi naman bagay lit na lamang 16 million. Alam mo. Parang nagmeryenda lang na. Parang kumain lang si Wenner ng si kesong puti ito eh. Dali lang yun, 16 million. Malaki pa yun lamang doon sa score. Score mismo. Itong si Governor Joke, no? Parang alam na niya na siya ay baka matapit. Baka. Hindi baboy, hindi kambing. Baka siya nasabi na niya, which is correct. Sabi niya talaga daw dapat decisive. Biro mo yun? Yung hinaharap natin food crisis, sinamahan mo pa ng oil crisis. Sinamahan mo pa ng logistics. Kaya ho nagmamahal ang fertilizer eh. Pandemic? Kasama yan, okay? Yung dito, pagdating mo sa loob, may problema ka sa pera. Saan mo kukunin yung revenues mo? Ano ba yung problema kung may pera ka? Kaya nga hindi po problema yan kung may pera tayo. Problema, wala tayong pera eh. Kaya nga ako naiinis dun sa nagsasabing, wala naman tayong problema tungkol sa pagkain eh. There's enough supply. Meron eh. Meron. Mahal lang. Oo. Saan tayo pupunta nun? Hindi problema nga yun. Problema yun. Ang laking problema nun. Kayo naman? Loko ka pala eh. Pero masang kakuha ng pera. Ito nga naman problema na siya sa budget. Simula pa lang. Diba? Yan ho yung press conference na nangyari kahapon. Ito pa, parin Jonat. Mukhang titirahin ng Senado yung RCEP. Dahil binaback up daw ng mga liderato dyan sa Senado. Itong present Senate, mukhang hinihingi kasi ng mga foreign chambers na i-approve na yan. So, dalawang senador po, si Recto at saka si Coco Pimentel, itutulak daw nila. Okay? Mag-reconvene ngayon, ano? Nag-reconvene kahapon. At mag-adjourn na next week. Pero kailangan daw pong itulak nila. Ang problema dyan, wala pang question and answer dyan eh. Yun hong sinasabing interpellations. Hindi pa nangyari. So kaya ba nilang ipasa yan nang wala man lang discussion? Ipasa nila yan nang walang discussion, makabito. Mabuti nila. Kailangan na mag-discussion ng mabuti para hindi ko kayong magkaroon ng bahid ng problema. Kasi daw ho, yung RCEP na yan, yan yung regional... Ano ba yan? Paano yan? Regional... Teka. Babalikan ko yan. Regional Cooperative Economic... Comprehensive Economic Partnership. RCEP. In other words po, free trade. Free trade zone. Free trade zone. Wala na hong border pagdating sa trade. Parang nagde-declare po tayo itong area natin, kasama tayo, na free trade zone. Labas-pasok kahit na anong goods. Kasama tayo dyan. Ang mga kasama natin, China, Japan, Korea. Na napakalalakas ng mga exporters dyan. Mga exporters ng mga ito. Lalo ho namatay ang mga farmers natin. So wala nang free na ho mag-angkat ng sibuyas, bawang, lahat. Gulay, carrots, whether or not may formalin. From other parts like China, Vietnam. Yung ating mga pinaghirapan na mga pagtatayo ng mga... Ang katwiran nila, mawawala. Ang katwiran nila, pag daw inapprove na Senado yan, it will send a strong message to foreign investors. Chamber yan. Yan yung mga chamber, ano? Yan yung mga chamber. Yun ang sabi ng senador, ni Recto. Okay. Which is also the line of the chambers. Coincidentally. Of the chambers. Of the chambers. Mamaya pag-usapan po natin yan kasi ang daming bumabanat dyan sa RCEP na yan. At dapat daw,
ibigay na sa incoming administration ang pagdedesisyon diyan. Pero no, pupunta tayo diyan. Huwag na muna kayo. Huwag niyong imadali. Ha? Mahirap yan. Ang mga minamadali kung minsan natitisod eh. Nagkakaproblema malaki. Ang tanong nga, parang Conrad, mamaya kausapin natin sana kung may pagkakataon, si dating Agriculture Secretary Leonie Montemayor, ang tanong niya, yung bang mga pinasukan natin na mga trade agreements, ano ba nangyari? Nakita ba natin kung nakinabang ba tayo? May pakinabang ba tayo? Wala. Wala, nalugi tayo. Ano? Yan ang sinasabi ni dating Agriculture Secretary Leonie Montemayor. Pero, bago po natin pagpatuloy yan, ay mag-break po tayo ng konti, alas 8.34 na po na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola, Karambola, umaga. Balik pa tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Tumarin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Banal at si Atty. Frixie Cruz Angeles. Ay, naghahanda po. Naghahanda. Sa Biyernes po, di Biyernes darating siya. Nihandaan. May handaan siya na sinusunod. Ito si paring Winner, ngiti ng ngiti ito eh. Kala mo, hindi magdadala ng Quezon Puti yan at saka pansit. Iba. Hindi po. Ibang dadalin yan. Ibang dadalin yan. Pero paring Conrad, tapos na yung Southeast Asian Games. Number 4 tayo. At talo tayo sa basketball. Talo tayo sa basketball. Nanalo yung ating yung mga boxers. Mga masasakit sa mga tambay kamukha ko. Oo. Oh. Yung basketball, for a long time, tayo ang champion sa... More than 30 years. Mm. Tayo... Southeast Asian, di tayo natatalo. Tatalo. Eh, lumaki na yung mga tao sa Indonesia. Hindi kasi, hindi eh. Tingin ko yan Nasa ano? Wala na tayong ibang style. Mm. Iisa na lang ang basketball natin, brand. Napag-aralan na tayo, ano? Napag-aralan tayo. Kasi dinomina ng isang grupo ang basketball scene dito sa bayan natin. Mm. Walang iba ho yan, kundi yung MVP group. Mm. Diba? Inagaw nila yan from dun sa Basketball Association. Lito po yan. Si Graham Lim nun. Mm, Graham Lim. Inagaw nila, nagtayo sila ng bago. SBP. Samahang basketball ng Pilipinas. Ah, ganon. Mm. Tapos kinontrol nila yun. To the point, pati nga yung Olympics. Oo. Yung OIC ba yun? Olympic IOC. IOC. International Olympic Committee. Gusto nila, sila pa din. Mm. Okay, sa SEA Games, nakialam din sila. Mm. Parang nadudumina na isang grupo yung sports scene. Sa Pilipinas. Sa you know, yung criticism ng mga, yung mga nasa sports. Mm. Napaka-limitado. Sabi nga, sabi ni Mau? Let 100 flowers bloom. Bloom! Mm. Para makita natin. Let 100 thoughts contend. Talo. Ngayon, yan na. Wake up call. Mm. Uh-huh. Pero naglaro, sino ba naglaro dun para sa atin? Nandun naman yata si Nadjon Mare. PBA group. Tapos pero natalo pa rin. Pero napa-iksi ng paghahanda. May kasamang overconfidence na rin. Mm. Oh, masyadong tiwala, kumpiyansa. Ngayon ho, mabalik tayo doon sa food security. Yan ang pinapangako. Well, anyway, I just want to point out, si Balisakan ho, meron agriculture economics ang background niya. Ang kanyang masteral sa UP, Los Baños, on agricultural economics. Okay. At ang sinasabi ni BBM, nakatrabaho niya raw yan. Mm. Which doesn't mean anything, actually. sa totoo lang. Mm. Well, patapos na kasi yung term nito sa PCC. PCC. Merong master, may PhD rin yan. Sa Hawaii. Agricultural Economics. University, yun. State University of Hawaii. Okay, agriculture din, ho. Mm. Okay. Pero sa NEDA siya nilagay. Ano ba pwedeng gawin? In layman's language, sa isip po namin dito, ang sisimulan mo dapat kumita yung mga magbubukid. Para? Kung hindi kumikita po yan, walang, hindi mag... Wala, walang pupunta dyan. Wala. Okay? Ang tanong number one, basic, kumikita ba sila ngayon?
Kung hindi sila kumikita, yan paano? Yan hindi masagot-sagot ni Secretary William Dar. Kung hindi sila kumikita, paano sila kikita? Yeah. Ayun ang kailangan sagutin. Paano kayong kikita? And therefore, mag-produce kayo. Okay. Hindi ho kikita yung ating mga magbubukid, ating mga nasa food sector, hanggat napakaluwag ng ating policy sa importation. Which was what Procopio did. Siya mismo. Napakaluwag ng policy sa importation. Bukod dun, napakatalamak ng smuggling. Luwag ang policy sa importation, talamak ang smuggling, tapos ang tataas ng mga inputs. Ng inputs, logistics, hirap. Hirap na hirap. Okay. So ang una-una hong kailangan solusyonan, kailangan kumita yung mga nandoon, magbubukid, mga nagtatanim, mga nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok, ng kambing. Di ba yan na matagal na natin tinatanong, Paring Conrad? Oo. Sino-sino ba ang nagproproduce halimbawa ng baboy? Nag-aalaga? Sino nag-aalaga ng ating manok? Kasi sinasabi ng grupong Vitarix noon, hindi naman problema ang supply ng manok halimbawa. Okay. Ang problema, ang inaasikaso natin yung mga pira-piraso. Okay. Nandito na yung mga poultry growers. Sinisiraan natin sila. Kasi ang ini-import natin yung mga pira-piraso. Pwede naman pira-piraso yun. Yung mga nandito ng supply. Bakit ganun ang ginagawa nyo? Yan ang sinasabi nila. Kasi, dumping ho ang tawag dyan. Mm. Okay. Yung ibang bansa, ayaw nila ng thigh o ng wings. Dahil nauso dun yung health ano. Kasi daw, may ano daw yan. Ibang dark meat yan. Hindi kasi pwede yan. Nila pumayat. Dun, so, dapat yung white meat. Itong mga wings sa mura po yan. Hindi kinakain dun eh. Oo. Di kumura doon yan. Di import. Babagsak na babagsak lang nila dito kaysa sa itapon nila. Mm. At patalo ho yung presyo. Talagang patalo yun. Talagang patalo. Walang ng mga importer natin, bakit natin pinapayagan yun? Yun ang tanong doon. Ba't natin pinapayagan? Kasi ho, malakas ang lobby ng mga yan. Gumagamit. Lang mga yan. Yan. Hindi na natin isinalaalang-alang yung kapakanan naman ng mga local producers. Ang sinabi ni Secretary Dar, para magbalanse, kasi ang sinasabi natin, balansehin naman po ninyo, okay lang na magkaroon tayo ng ganyan. Importation. Pero, balansehin, hindi! Ang gawin na ninyo, ganito. Mag-import tayo, kayo mag-export. Yun ang kalokohan. Di ba sinasabi niya, huwag niyo masyadong ano yung production ninyo dito kasi mag-export na lang kayo. Yun po nangyari sa baboy. Nagkaroon tayo ng problemang African swine. Ano ba to? Fever? African swine flu. ASF. Ano ang nangyari? Ang kitang-kitang policy, mag-import tayo. Hindi ho yung pagbabalik ng industriya o pag-solve ng ISF. Yung ASF. Okay. Paano kumalat yung ASF? Kasi ho, tinipid yung mga nag-aalaga ng baboy. Yung mga producers, yung mga nag-aalaga. Imbes na bayaran para i-cull, ibig sabihin ng cull, papatayin na yung baboy. Para hindi na kumalat. Para hindi kumalat. Imbes na bayaran, ang ginawa, tinipid. Oo. Okay? Kung ang puhunan ng mga magbaboy, 10,000, binigyan ho ng 3,000, talaga magpapalusot yun. Siyempre. Ano ko to? Alam niyo ho yung kabuhayan nila? Hindi naman yan yung mga gokong way. Ayala. Na kapiraso lang na papatayin, okay lang sa kanila, hindi nila indahin. Nako, ito po. Sila po indahin. Yung cycle na yan, mga 100, 200 na baboyan lang sila. Pag yan tinira mo, tapos na. Ubus yun. Boss. Ubus. So, nangutang pa nga yan. Paano mo naman maasahan? Ganun eh, ang attitude ho ng ating policy, hindi yung kapakanan ng mga nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Okay? Ang dapat na unang-una nasa isip natin,
sa ating policy making, kumikita ba itong mga to? Pag kumikita itong mga to, ayos tayo. At ang problema... Reproduction yan. Ang problema pa rin, Conrad, nga, gamit na gamit ang consumers. Ay, hindi, kailangan natin itong... Protection ano, na ng consumers. Kasi inflation, ang dami. Hindi ho eh. Hindi rin naman bumaba yung presyo ng gulay. Import tayo ng import, baboy and everything. Hindi gumalaw. Hindi gumalaw eh. Hindi we should go back to production. You know, ang punto natin dito. Para bumalik tayo sa production, kailangan siguraduhin natin, kikita ito mga nasa sector na yan. Alam naman ng mga nandyan sa Department of Agriculture kung paano yung ano dyan eh. Mathematics. Yung mathematics. Alam ninyo yan. Hindi naman kay Vice President. Wala. Alam naman kayo mag-compute eh. Ito ang umpisa niyan. Ito halimbawa, baboy. Ito yung ano, pinag-iwian. Meron niyan. Ito ang bayad niyan. Ito ang gagawin niyan. Ito ang feeds. After 3 months, ganito, kung gusto mo lechon, kung gusto mo naman magiging ano, iba pa. Ganon yan eh. Yun daw, halimbawa yung fertilizer, ano solution dyan? Well, ang long-term solution po, kailangan magkaroon tayo ng sarili industriya. Ng fertilizer making. And we should go to, halimbawa, organic fertilizer. Inumpisa niyan ng panahon ni President Marcos, yan ngayong 11 basic industries. Ngayon ho, hindi, wala pa yan. Wala yan. So, meantime, anong gagawin natin? We have to subsidize. There's no other way. Okay? Meron naman subsidy. Nasa budget. Nasa budget. Nasa budget. Nakakarating ba yun? Ayun. Yun ang tanong. Iyan bang subsidy na ano na yun? Kanino? Sino subsidize nyo? Yung mga farmers ba o yung mga importers? Ay, yung halimbawa, maganda yung puntong sinabi mo, parang John. Halimbawa yan sa rice tarification. Yung $17 billion daw na nakubra dyan. Asan na yun? Saan nyo ginawa? Asan nyo dinala? Ay, di-develop daw yung rice industries eh. Through what program? Ano? May nakikita ba tayo? Simple. Ipabigay nyo na a subsidy sa fertilizer. Yung fertilizer kasi ho, pag pinamimigay niya yung fertilizer, hindi mapupunta yan sa bulsa ng politiko. Kasi aanin nila yung fertilizer. Hindi naman nila kakainin yun. Ang gumagamit ng fertilizer, sigurado tayo magsasaka. So dapat pagdating niya ang subsidy na yan, fertilizer na, hindi ho pera. Kasi kung pera yan... Ay, wala. Wala mangyayari. Baka maibulsa. Baka kung saan mapunta yan. Kung sako-sako fertilizer na yan, kaya ba nila ibulsa yung sako? Hindi eh. Hindi naman nila pwede ng... Diyan sana papasok ang mga agencies like NFA. Ayan. Bibili po ng bulk fertilizer at saan, pag fertilizer na siya, physical fertilizer, ibibigay yan distribute sa mga barangay na heavy on fertilizer. Mga ganong klaseng scheme po. We're just imagining this. Hindi namin sinasabi, this is the absolute solution. Hindi identified po yung tinatawag na panahon pa ho ng Agriculture Secretary Bong Tangko at saka San Escudero, identified na yung sinasabing key production areas. Alam na nila yan. Itong area na ito, para ito sa mais, ito para sa rice, ito para sa ganito, palay. Alam na nila yan. Kaya kung tutusin, alam na rin nila kung ano ang dapat na gawin dyan sa mga magsasaka o mga producers dyan sa area na yan. Kung halimbawa ito ay area para sa mais, huwag mong lalagyan ng mga munggo yan. Mais eh. Hindi, meron na rin silang listahan ng bibigyan ng ayuda. O yun pala eh. Kung meron kayo listahan nun, yung mga yun din, bigyan nyo ng subsidized fertilizer. Sigurado magtatanim yan. Kasi ho, paano siya masasabi natin sigurado magtatanim? Dahil sigurado kikita. At saka yung mga yan, hindi naman ho, pupunta sa, hindi na magtatanim, pupunta sa Maynila. Hindi naman ganun eh. Gusto nga nila, nandoon sila. Kaya lang, kailangan pakitain natin sila. Paano yun? May nag-comment dito, si Balisakan daw yung lagi nagsasabi ng inclusive growth. Oh yeah, tama. Siya yan. Siya ba yun? Siya yun. Ano ibig sabihin ng inclusive growth? Hindi ko masyado naintindihan yan eh. Sana may makapagpaliwanag yan.
Ay, hindi, sa susunod na mga araw, kausapin natin si Secretary Balisakan. Palagay ko, may papaliwanag. May interview natin. Yung mga incoming po, okay, kailangan natin makausap din. Magkakaroon tayo ng ganyan series. Marami yan. Halimbawa, yung mga benefits, kasi naghihirap ang mga tao ngayon eh, no? Galing tayo sa pandemic. Yung mga halimbawa, yung small business corporation ng DTI, yung mga maliliit na negosyo, pinag-iisipan yan eh. Paano kaya ako makautang dito? Okay. Ito po may bagong tungkol sa farming pa rin tayo, no? Yung kasihong yung sinasabing requirement, 25% ng mga loanable funds ng bangko, kailangan po nilang ilaan para sa agriculture. Okay? Naamendahan yan eh. Di ba? Pareng niya, John. Naamend talaga. Naamendahan ho yan ngayon. Binomonitor yan at mukhang hindi pa rin kayang gamitin ng mga bangko yun. Yung agriculture, yung kanilang agriculture portfolio, hindi pa rin ho ganun ka. Kulang din kasi sa imagination ng ating mga bangko eh. Hindi lang yun, parang masyadong nalulong sa mortgage, credit card, lending. Hindi lang yun, parang Conrad. Yung 25% kasi na agri-agra loan, pinapayagan ng gobyerno na yan, ibibili na lang sila ng government papers. Yun na nga. Yun na nangyari. Imbis na talagang ibibigay mo as loan, para ano, sila ang substitute na lang. Okay. Kinuha nila yung ganyan. Ngayon, may BICAM report na po dun sa mga bagong ilalagay dyan sa batas na yan. But it's too late, I think. Wala na yun. Kasi hindi na June 3, wala na eh. So, sayang po. Sayang, ibig sabihin niya. Ngayon, ito yung pinag-iisipan eh. Yung bang nangyari nung nakaraan Senado Congress, pwede i-carry over na lang sa susunod? Pwede. It will be a new bill all over again. You have to go through that process. Pag-uusapan pa uli. Pero, madali na yun. Alam mo kung bakit. Pwede sabihin ng committee, na-report na yan. This has been discussed. If there are any issues or concerns regarding this new bill, please advise. Ganun lang yan. Okay. Then they can madali nilang ano. Noong kung panahon ni Gloria, na-amendahan ito. Ang may pakanaho nito, si Marcos, yung the late dictator. Noon, inanon nila yan, para nga sumigla ang ating agriculture dahil napaka-importante ng pagkain sa Pilipino. Hanggang ngayon ho, sa mga ordinaryong Pilipino, mahigit 50% na kanilang kita na pumunta sa pagkain. Napunta sa pagkain. Ngayon, so merong bagong bill to amend the law na inamendahan ni GMA sa tagal-tagal nung batas na yon. Panahon na pa ni GMA, 2009, nung nabalikan yan. So ngayon, binabalikan ho yan under Duterte. Ang title nung bill sana, strengthening the financing system, including capacity building and organization for agriculture, fisheries, and rural development. Yun. Okay? Marami ho sana i-aabendahan dyan. At yan, magkakaroon ng halimbawa, kasama dyan yung land bank. 20% ng land bank, hindi na 25%. Mga ganong klaseng amendment. Magkakaroon ng special fund. Will be managed by land bank, NDBP. Yung mga bangko, maglalagay sila doon sa special fund na yun kasi wala silang expertise sa agriculture. Bigay nila doon. Ibibigay nila doon. Eto mga bangko to may expertise sa rural development and they will take care. Meron din yung oversight function. Yung mga bangko maglalagay doon. Yung mga ganong scheme ba? Kasi nga ang problema, ang mga bangko, gusto man nila magpautang, hindi nila alam. Wala silang kapabilidad. Expertise o kaya wala silang tao una magano. So instead, kesa itaya nila yung pera ng kanilang depositors, bayad na lang sila ng penalty. Yung penalty binabayad nila, babawiin na lang nila dun sa iba. Halimbawa, nangutang ka, babawiin ka. Kaya kailangan nilang kumita sa mortgage,
mataas ang ating mortgage dito comparatively, ah. Diyan sa mga consumer financing, kotse, bahay, housing loan. Yung tawag nito, yung credit card. Yung mga ganyan ho. Pero alam mo, parin Conrad, ito ah, may mga provincial governments na involved in agriculture. Financing to supply chain, etc. and everything. Pwede maging model yung mga yun eh. Pwede maging model. Kagaya ng ano, Nueva Ecija, meron yan. Nueva Vizcaya. Co-ops. Co-ops and the provincial government itself. Tumataya. Tumataya yung provincial government. Ilocos Norte, meron ganyan na programa for the farmers. Ang balita ko ngayon, dumadami yung mga ibang agricultural producing provinces. Meron din, Negros Oriental, I just talked with the incoming governor, Pride Henry Teves, and sabi niya, Brad, kaya namin ito. We will work out namin. We will put up the fund para tulungan namin yung mga farmers namin. Tama yun. Maganda yun. Maganda yun. Alam mo, na-observehan ko, parin John, nung nag-cover kasi ako ng finance. But before that, nag-cover ako agriculture. Somehow, napaghalo ko yan. Ang na-observehan ko kasi, ang thinking ng mga banko sa agricultural loans, diretso sa farmers. Which is it's not the case. Oh, it's not the case. Hindi ho ganun. Halimbawa, ako, ang isip ko dyan ganito eh. Pwede ka magpautang sa isang negosyante para magtatayo ng silo. Parang yun yung anchor mo, anchor. Yun ang anchor mo, yung silo yung, na yun. Oh. Or magpautang ka sa isang microfinance company. Yung microfinance na yun, wala nga atupagin yun. Kundi magpautang doon sa mga farmer na tingi. Oo. Hindi ba? O kaya cooperative. Oo. Yung maayos na cooperative. Yung sinasabi ko Nueva Vizcaya, napakalaking cooperative nun. Oo. At yun, nagbabayad. Pare, mga farmers, nagbabayad ha. May sinasabi rito si Parin Larry nun, yung mga rice mills daw natin, sobrang luma na. Hindi na efficient. Malaki na po ang wastage. Okay? Meron kasing estimate, mapababa lang daw natin yung wastage natin sa palay harvest, baka hindi na natin kailangan mag-import. Paano natin mapapababa yan? We need infrastructure for that. Siyempre. The drying facilities. But hindi yan natupagin ng mga bangko. Huwag niyong magpautang sa farmers directly. Hindi crop loans po. Hindi crop loans. Yung mga support facilities. Pero yeah, alam mo ba, Pat? Kikita yan, I'm sure. Of course. Oh, of course, but yung rice mill, kikita yun. Siyempre pupunta yun. Ngayon, yung mga ibang bangko magagaling, gusto nila yung crop loans. Kasi may crop insurance eh. Sigurado. Sigurado. Tira. Kahit matalo, bawi ka. Sa infra, pag natalo, tapos ka. Tapos ka. Ganun talaga ang banking eh. Wala akong magagawa. Para pong industrial loan na yun. Pag sinuportahan nyo yung mga infra for agriculture, dapat counted dyan as agriculture loan. Di ba? Ang problema nga, siguro palagay ko sa susunod na kongreso, pag-aralan na mabuti yan. BBM yan. At mag-aaralan yan ni Secretary Balisangan. Really? Oh, of course. Yan ang kanyang masteral thesis. Bakit niya, of course ka? May doctorate ito, pare. Doctorate. University of Hawaii ito. Alam niya kung anong... Naging dean po yan ng School of Economics. Okay. Tapos naging director yan ng World Bank. At saka, he's a proud graduate of the Mariano Marcos State University. In Ilocos. Ilocos. Really? Please be advised. Accordingly. Accordingly. Ang oras natin, alas 9 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC.